yun po kay Kuya Dan po, kasi yung voice niya is the type of voice that I would love to listen all day. Kasi po, mahilig po ako sa mga voice na chill lang, ganyan, and mahilig po ako makinig ng mga songs na chill lang din. And yung voice po ni Kuya Dan yung sobrang ina-admire ko po. Thank you. Rerick, ikaw? Si Fatima. Ay, talaga? Yes, kasi meron siyang style na medyo nag-blues. Nag-blues siya. So yung part na yon, pwede kong, parang yun nga, naisip ko na pwede kami mag-duet ni Fatima. Oh. So magkakaroon kami ng blues jamming. Wow! Ayun po. That's interesting. Thank you, Renwick. Trish, ikaw naman. For me po, si Miguel po. Kasi yung, kung titignan niya po siya, parang yung parang ang hinahinang tao. Pero pag kumanta niya po, iba. Iba. Iba yung boses na lumalabas, yes, eh. Iba po yung boses na malabas. Thank you, Trish. Miguel, ikaw. Ako si Dan again. Kasi when you listen to dancing, it's like damang-dama mo yung kinakanta niya. May emotions. So, it's sincere yung singing niya. And hindi niya lang alam kasi hindi pa niya pinapakita. Pero ang galing nito magsulat ng kanta. Wow! Sobrang galing. Maraming mga songwriters dito. Miguel, Dan, L. Mati. Oh, maraming pala. Songwriter. next, Zebony, ikaw. Siguro po si Kuya Dan. Kanina kasi, nung nag-sample siya kanina, parang alam mo po yung pag nakita mo siyang kumanta, parang mapapatitig ka. Like yung voice niya, yung parang katulad na sabi ni Ate Shalan po ata, yung nakaka-in love, yung parang kahit naririnig mo, kahit hindi mo siya nakikita,